Hindi nagdalawang isip na isalaysay sa publiko ng isang dating rebelde ang karahasan at traumang inabot niya sa kamay ng grupong Communist Party of the Philippines National Democratic Front, New People's Army o CPPNDF-NPA sa isang panayam na pinamagatang The Underlying Truth, Ending CTG Deception and Exploitation of the Vulnerable Sectors in the Philippine Society. Sinabi ni Alias Angel na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan at ilang beses na ring nabingit sa kamatayan ng kanyang buhay. Kaya naman laking pasasalamat nito nang siya'y bigyan ng pagkakataong muling magbalik loob sa gobyerno. At siyempre, dahil hindi normal ang buhay mo sa mag-armado eh. Hindi normal ang tulog, hindi normal ang pagkain, hindi normal ang sitwasyon, no? Araw-araw iisipin mo may kalaban, araw-araw may patayan. Mentally, parang natutorture ka eh. Kaya po nung tinanggap ako ng gobyerno mula po 2009 hanggang mabuo ang National Task Force LCAP, sabi ko nga, di bali na akong mamatay, may nagawa akong matino at may maililigtas akong maraming buhay. Kaysa mamamatay ako na nananahimik ako, maraming kabataan ang magiging biktima po nila na ipapapatay nila. Dahil yung mga leader po namin nagtatago, samantalang kami nagpapakahirap, nagpapakagutom para lang sa sinasabi naming pagtatanggol sa aming bayan. Samantala, sa mas pinaiigting pang anti-insurgency sa rehiyon ng Caraga, tulong-tulong naman ang iba't ibang sektor ng Caraga upang tuluyang mapuksa ang mapanirang grupo. The province of Agusan del Sur is in full support to Executive Order Number 70 or yung NTF-LCAP natin. As governor of this province, it is my priority na sana magkaroon na ng everlasting peace dito sa probinsya natin at sa buong Pilipinas. Our major objective is to synergize all our strategies and development efforts to totally eradicate violence and attacks and prevent further exploitation of vulnerable sectors in our communities. Binigyang diin ni Regional Director Edsel Batalya ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA Caraga na magpapatuloy ang isinasagawang hakbangin ng ahensya upang pigilan ang karahasan at mapagbalik loob ang mga rebelde. We will not stop until the voices from other exploited sectors are heard, because this is our way as government officials and public servants to enlighten the rest of our countrymen to become instruments of peace and development as opposed to the violent objectives of the CTG. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw.